channel, click mo na subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong uploads. So, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa inyong YouTube videos. So, kung gusto mong malaman kung paano gawin ito, then just keep on watching. Guys, welcome back again. And andito na tayo sa screen ng phone ko. And tuturuan ko na kayo ngayon kung paano gumawa or mag-edit ng thumbnail para sa mga YouTube videos nyo. So, ang kailangan lang natin na editor ay itong PixArt. So, kung wala ka pa nitong application na to, download mo lang ito sa Google Play Store. And once na na-download and install mo na siya, ay i-open lang natin to. Ayan. So, andito na tayo sa homepage ulit ng PixArt application. So, dito sa baba, click lang natin tong plus sign. And ayan. Ngayon, pipili na tayo ng background ng ating thumbnail. So, dito may mga backgrounds na available si PixArt. So, ayan. May free photos. Ayan. Pwede nyo siyang gamitin para sa inyong mga thumbnail. So, kung ayaw nyo naman ng mga free photos, meron din dito mga color backgrounds kung gusto mong maging clean lang ang inyong thumbnail. So, ayan, madaming color ang available din sa PixArt. So, kung ayaw mo naman ng mga color backgrounds or mga free photos dito sa PixArt, ay pwede rin kayong mag-download. So, saan tayo makakapag-download ng background? So, punta lang kayo dito sa Google. Ayan. So, mag-search lang kayo dito ng background. So, ayan. Madami namang lalabas na mga background and kayo na lang pipili kung alin yung magugustuhan nyong background sa magiging thumbnail nyo. So, ayan. Kapag nakapag-download na kayo, balik na tayo sa PixArt. Ayan. So, ayan guys. Andito na ulit tayo sa PixArt application. And pipili na tayo ng magiging background ng ating thumbnail. So, click na natin tong All Photos. Ayan. And for example, itong gagamitin natin. Ayan. So, kung gusto mo naman mag-add ng picture sa iyong thumbnail, click mo lang tong add photo sa baba. Ayan. And then, pilihan na ng gusto mong ilagay na picture. And for example, itong gagamitin natin. And kapag nakapili ka na, click na natin tong add sa taas. So, ayan. As you can see, may background pang ating picture. So, click lang natin tong cut out. Ayan. So, may dalawang option sa pagka-cut out. Itong manual at itong automatic. Kapag manual, ganito. Ayan. Pero kung ayaw mo naman ng pag-manual, ay pwede rin tong automatic. Ayan. So, click lang natin tong parang tao sa baba. And click lang natin tong person. Para yung mismong picture lang natin ang ma-highlight. And ayan. As you can see, nag-red na siya. And pwede nyo rin siyang i-zoom in or i-zoom out para ma-check nyo kung nasama ba lahat ng parts or edges ng inyong picture. So, pwede nyo siyang lagyan ng red mark using this paint brush sa baba. And make sure na lahat ng edges ng inyong picture ay masama para mas okay ang kakalabasan. Mm-hmm.
So ayun guys, kapag okay na kayo sa highlight nyo, click nyo tong pangatlong icon sa baba para ma-check nyo kung okay na. Ayan. So ayan, may mga lagpas-lagpas pa siya, and then click lang natin tong eraser sa baba para i-erase yan. So, ayan, kapag okay na, click lang natin tong save sa taas. Na guys, ang ating picture na na-cut out. So, kung gusto nyo siyang lagyan ng shadow, click nyo lang tong shadow. And itong effects, kung gusto nyo lagyan ng effects, ang inyong picture. And kung gusto nyo din lagyan ng border, click nyo tong border. And ayan, so, pwede nyo siyang i-adjust kung gaano kakapal or kanipis. And pwede nyo din siyang palitan ng kulay. So, kapag okay na kayo, click nyo lang tong check sa taas. Ayan. And then, pwede nyo din siyang palakiin or paliitin. And pwede nyo siyang i-adjust kung saan nyo gustong ilagay. Lagay natin siya dito sa gilid. Palang ng onte. And kung gusto nyo ding lagyan ng text, ang iyong thumbnail. So, kung gusto nyo ding lagyan ng text, ang inyong thumbnail, click nyo lang tong text sa baba. Ayan. And then, itype nyo lang ang gusto nyong ilagay. For example, etong title natin na How to Create Thumbnail. So, kapag okay na kayo, click nyo na tong check sa taas. Pwede nyo siyang i-adjust kung saan. Ayan, pwede dito sa baba or dito. Or mas okay na dito sa ating face space. Ayan, pwede nyo siyang palakihin or palitin. Gaya nung sa picture. Ayan, palakihin lang natin ng konti. Ayan. So, kung ayaw nyo naman ng font, madami din kayong pagpipilian. Okay na to. So, ayan. Pwede din siyang palitan ng kulay. Click nyo lang tong color sa baba. And, ayan, madaming color ang pwedeng pagpilian. And, try natin tong orange. And, lagyan natin siya ng stroke. Ayan. So, madaming kulay naman dito na pagpipilian. And, kayo na lang bahalang pumili. Ayan. So, dito tayo sa white. Ayan. Kung gusto nyo ding lagyan ng sticker ang inyong thumbnail, click nyo lang tong sticker sa baba. Ayan. And then, search lang kayo kung ano yung gusto nyo ilagay sa thumbnail nyo. Search tayo ng PixArt logo. Dahil, yung PixArt application ang ginamit nating application sa pag-edit ng thumbnail. For example, ito ang gagamitin natin. Pwede nyo siyang i-adjust. And pwede din natin siyang lagyan ng border ulit. Ayan. Pili lang tayo ng kulay. And i-adjust natin ang kanyang border. Ayan. And kung gusto nyo pang lagyan ng iba pang sticker, balik ulit tayo dito sa sticker. Ayan. And search lang tayo dito at try natin search ng star. Ayan. So, for example, itong gagamitin natin. Ayan. Pwede din natin siya palakihin or paliitin. Ayan. Remove natin siya dito. And then, click natin tong dalawang square sa taas. And then, click move down. Ayan. Para mapunta siya sa
likod ng text at ng sticker. So, kayo naman bahala kung ano yung magiging design ng inyong thumbnail. For example, ayan. Then, click move down. Ayan. So, last, lagay tayo rin ng sticker. Palitin natin and move natin dun sa may ulo. Ayan. Then, click alin natin yung move down. Ayan. So, kapag okay ka na sa pag-edit, click mo lang tong check sa taas. And itong arrow na kulay white ang kanyang background. Click natin tong save. And save uli. And ayun, na-save na siya sa ating gallery. And eto na guys ang ginawa nating thumbnail. So, ganun lang guys, kadaling gumawa ng thumbnail sa ating YouTube video. So, kung nagustuhan mong video na to at tulungan kita, please like mo ng video na to and click mo ng subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So, thank you for watching and see you on my next video. Keep safe and God bless!